Sports on Air. Kamusta tayo dyan mga kasowa? Sa ngayon, sumabak na nga ang ating Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup pero may mga players na miss tulang namimiss na karamihan. Yung iba pinagdasal pa nila na makasama pero hindi nga talaga natuloy. Pero bago natin sabihin kung sino-sino mga to, subscribe muna tayo at ring natin ang notification bell para una tayong makapanood ng iba pa naming gagawing videos. Back to the video! Ito ang top 10 players na namiss ng mga Pinoy basketball hoops fans sa 2019 FIBA World Cup. Number 10, Poy Eram. Maalala itong si Poy Eram ay isa sa Discovery players noong Asian Games. Grabe naman kasi ang pinakita nito at natanggalan pa nga ng event para lang makatulong sa Gilas. Pero this FIBA World Cup, injury ang nakapagpigil kay Eram para sumali sa Gilas. Kinukulang na nga daw tayo sa big men at ang 6'7 frame ni Eram, makakatulong talaga yan. Number 9, Matthew Wright. Sa opinion namin, si Matthew Wright ng Phoenix Fuel Masters ang isa sa pinakamahusay na shooters sa Pilipinas ngayon. Injury rin ang pumigil kay Wright para sumama sa FIBA World Cup sa China, pero syempre sa international stage, ginto ang mga shooter para sa isang team. Noong napilay nga si Marshall Lassiter, sinabing si Wright daw ang pinakapwedeng kapalit neto. Yun nga lang, talagang minalas. Number 8, Calvin Abueva. Of course, maraming mixed opinions dito, pero ilang beses na pinatunayan ni Calvin na kaya niya makipaglaban sa malalaki sa ibang bansa kahit 6'3 lang ang height nito. Marunong din naman magdala ng bola, may tira sa labas, at importante yung depensa na maibibigay niya sa kalaban. Kung nandyan si Calvin Abueva, tiyak may mga player sa kalaban na masisira ang araw sa kanyang depensa. Sa mga di inaasahang pangyayari sa personal na buhay at reputasyon sa ibang bansa, malamang di muna sinama itong si Calvin sa Gilas, pero sana umayos din ang kanyang kalagayan para mapasama naman siya sa ibang taon. Siyempre, gusto rin bumawi ng tao sa mga nangyari sa kanya, di ba? Number 7, Ray Parks. Nag-decline sumali si Ray Parks para sa Gilas Pilipinas ngayong taon. Dinahilan niya, nakakapasok pa lang niya sa PBA at gusto muna niyang tumutok sa team niya sa Blackwater Elite. Nagbigay daan din siya sa mga players na matagal na kumakayod para sa Gilas noong qualifying stage pa lamang. At sila naman daw talaga dapat mas i-priority. Overall naman, nasanay na rin to si Ray Parks sa NBA G League, sa ABL at maganda pinapakita niya sa Gilas noong napili siya dati. Bata pa naman si Ray Parks at 26 years old at marami pa itong pagkakataon. Malamang sa malamang, hinog na laro ni Ray Parks pagdating ng FIBA 2023 sa Pilipinas. At doon natin makikita ang tunay na Ray Parks. Number 6, Christian Stanhardinger. Siyempre, hindi pwede si Christian Stanhardinger sa Gilas Pilipinas dahil considered siya as naturalized import ng FIBA. Pero imagine nyo na lang kung nag-relax ang FIBA sa ganyang ruling at si C. Stan kasama ngayon sa Gilas sa FIBA World Cup sa China. Grabe naman kasi pinakita nito sa mga huling laro niya sa Gilas at siguradong maasahan to sa banggaan sa loob. Sa height nito na 6'8 at kinukulang tayo sa big men, makakatulong talaga yan. Number 5, of course, Terrence Romeo. Sigurado ako na hindi itong huling pagkakataon na makita natin si Terrence Romeo na nagsuot ng Gilas uniform. Number 4, Marshall Lassiter. Malaking kawalan si Marshall Lassiter para sa Gilas at katulad ni Poy Eram at Matthew Wright, injury ang naging kalaban nito. Arguably the best shooter sa bansa natin at pinakamaasahan kapag kailangan mo na tres. Again, sa international play, mahalaga ang outside shooting at pinakapambato natin sa lahat si Marshall Lassiter. Number 3, Stanley Pringle. Asian Games, kailan lang pinakitaan tayo ni Stanley Pringle kung anong pwede nang makikontribute sa Gilas Pilipinas. Grabe ba naman ang pinakita at madami siyang nalulusupang depensa ng panahon yan. Unfortunately, hindi talaga makakasama si Stanley dahil considered nga siya as naturalized player ng FIBA sa Pilipinas. Sayang no? Imagine nyo na lang talaga kung relax yung ruling ng FIBA sa ganyan. Number 2, Jason Castro. Pero bago natin marating ang number 1 player sa listahan, ito ang mga honorable mention natin. At ang number 1 player, Jordan Clarkson. Meron pa ba kayong ibang naisip? Hanggang sa huling minuto, umaasang SBP at si Jordan mismo na biglang magbago ang isip ng FIBA at malaruin siya katulad ng pag-relax ng rules kay Greg Slaughter. Iyon nga lang, naging suntok sa buwan. Imagine na lang, di ba? Blatch at Clarkson.
mas malaki chance natin sa tingin ko. Pero may panahon pa naman para masama siya sa 2023 FIBA roster natin at for sure sa susunod na Asian Games, isasali natin siya. At yan po ang top 10 players na nami-miss natin dito sa 2019 FIBA World Cup. Opinion lang po namin yan at kung mayroon kayong lista ng top 10 nyo, sulat nyo lang sa comment section. Nire-respeto namin at kung hindi kayo nag-agree sa lista namin, okay lang po yan. Healthy discussion lang po tayo at di talaga matatanggal sa ating mga Pilipino pag-usapan ang mga tungkol sa laro na to. Till then, maraming salamat sa pag-watch ng video namin at sa susunod. Thank you for watching! Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest videos.